in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin natin Panginoon. At kung titingnan natin mga kapatid, ang ating Panginoon noong panahon ng so last Sunday, it was a Palm Sunday ng ating ginagisnang relihiyon, at ngayon naman ay Easter Sunday, at ito'y sineselebrate ng mga pagan feast sa tuwing sumasapit ng tinatawag na winter or spring doon sa Northern Hemisphere. Amen. At kamakailan lang ay nag-adjust na naman ng isang oras ang mga kontinente sa Europe at sa Canada. At nag-iba na naman dahil ito yung pagpunta ng araw papuntang Northern Hemisphere. Pero ito was a tradition na ginagawa ito na tila bagang ito ay pangkamatayan, ay ordinance na ganyan ginagawa ng ating mga reliyon bilang pagtugon sa pagkamatay ng ating Panginoon at sa pagkabuhay ng marumuli. Pero in the Bible, there is no instance na binanggit ng ating Panginoon. In the New Testament only, ang kanyang ibinigay na ordinansa yung foot washing and communion of every saints. Pero in the Old Testament is the Passover. Amen. So gusto ko nga so sa Luke chapter 22 verse 7, then came the day of unleavened bread when the Passover must be killed, and he sent Peter and John saying, go and prepare us the Passover that we may eat. And they said unto him, where wilt thou that we prepare? Verse 10, and he said unto them, behold, when you are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entered in. And ye shall say unto the good man of the house, the master said unto thee, where is the guest chamber where I shall eat the Passover with my disciples? And he shall shew you a large supper room, furnished there, make ready. And they went and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. So verse 14, and when the hour was come, he sat down and the 12 apostles with him, and he said unto them, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Ito yung ordinance naman doon sa Old Testament, mga kapatid, na kung saan ang sa Old Testament, beginning at the 10th day of Nisan, nung sila'y nandun sa Egypt, at nakita natin na there are 10 plagues, yung pinaka-last plague ay ang kamatayan ng bawat panganay sa buong bawat pamilya sa Israel at sa mga kahayupan lahat. At dito ginanap on the first Exodus chapter 12, if I'm not mistaken. Tingnan natin mga kapatid. Exodus. Ito yung the angel of death na on the 14th day yung inipon yung lamb siya sa atin yung on the 10th day of the first month
called Nisan. At hanggang sa 14th day at sisatin nyo na ang lamb ay unblemished, walang kulubot, walang galis, it was perfect sacrifice. And on the 14th day, sabi, ito yung paslangin, and make haste, sabi, yung dugo niya ay ilagay niyo dun sa hampa ng pintuan, on the doorpost. Dahil on this night, sabi niya, the angel of death will pass in the entire land of Egypt. At kung nakita niya na merong dugo na ipahid sa pintuan ng inyong mga bahay, I will pass over you. So this will be the last plague. Ito yung tinatawag na it was a Passover. At nangyari nga na even the unleavened bread make haste. So, ibig sabihin, wala nang pag sinabi unleavened, pure. Kain ninyo dahil kinaumagahan, pero siya release you because of the plaque, last plaque. Amen. At nakita natin ang nangyari, at nga on the midnight of the 14th day ay lahat ng pamilya sa buong bansang Egypt ay merong patay. Alalahanin ninyo mga kapatid, tingnan nyo, bawat pamilya sa buong bansang Egypto ay merong patay. Ano kaya ang itsura ng mga tao roon na how can they be comforted, even the first son of Pharaoh ay merong patay? Kaya nga sa ganung paraan mga kapatid, nakita natin na dali-dalian na pinalaya ang bayan ng Israel, at sila ay naglagbay, 2 million people. At alam natin kung anong kwento mga kapatid, hanggang sa dumaan sila sa Red Sea with signs and wonders na ginawa ng Diyos sa kanila. Amen. At ito, sinabihan si Moses na gawin niyo ito bilang ordinance. On the 10th day of the first month unto the 14th day ay gawin nyo bilang ordinansya. Pero dumating yung time sa paglipas ng maraming taon mga kapatid na tila baga nakalimutan naman ng mga Israelita ang ordinansyang ito. Kaya there was a time, amen, tingnan natin yung ginawa ng traditional. At there are times sa dumating ang panahon na ang mga hari ay nag-ipon-ipon at ginawang tradisyon ito instead of the first month on the 10th day or in the 14th, up to the 14th month ay ginawang on the second month from 10th to 14th month. Ibig sabihin na iba na ang ordinansya. At ang ordinance na ito mga kapatid ay nagpatuloy hanggang sa naging traditional na lang doon sa bansang Israel. Nung una, sadyang ito ay silang mainit na talagang they follow what the law and the prophets has been ordained, yung mga ordinance, pero dumating yung time na talagang iniwan nila ang ating Panginoon at naging tradisyon. Kaya nga, nung panahon na puro tradisyon na ang pangyayari at ang kanilang pananaw, ang paglitaw ng Messiah, alam nila na siya ay manggagaling sa Bethlehem, may papanganap. At nangyari nga ito mga kapatid, ayon sa hula ng Biblia, that even
King Herod ay talagang nung sinundan ng three wise men yung star ng Messiah, at pagdating nila doon sa city of Jerusalem, itong wise man na ito nagmula sa iba't ibang country, naglagbay-imbay sila at nagkaipon-ipon sila doon sa Jerusalem at nag-inquire sila doon sa hari. Amen. So they are a wise men na talagang nung nag-inquire sila sa hari, it must not be. Dapat sanay they follow the star of the Messiah. At nung ang kanilang mga puso ay nag-inquire na sila sa hari, sabi, tinipon niya lahat ng mga iskriba, mga marurunong sa buong Israel, at sinabi kung saan may papanganak ang bata. At nabanggit na ito as in Bethlehem. Kaya sabi ng hari doon sa tatlong pantas, inquire of him, at kapag nangyari at nakita niyo yung bata, inform me para ako naman ay magsasamba sa kanya. Pero ang katagang yon ng hari ay talagang it was a lie. Dahil nung umalis sila, nagkapir na naman yung star of the Messiah hanggang sa nakarating sila doon sa batang si Jesus. At nag-present sila ng gift, pero because of the warning of the angel of the Lord na huwag nang bumalik kay King Herod dahil papaslangin ang bata, kaya nag-ibat-ibat sila ng direksyon. Kaya nung napansin ng hari ang paglilinlang ng pantas doon sa kanyang utos, gumawa siya ng paraan ng lahat ng mga bata simula 2 years old and below ay pinaslang. At it was already a prophecy. Amen. At nakita natin ito, mga kapatid, na ang Panginoon ay inuli bago pagsapit ng Passover again, and it was a tradition. At according to history, hinuli siya ng bandang Miyerkules, at nagkaroon ng mabilisang paghusga. Ito yung tinatawag na kangaroo court, dahil na bago nila hulihin ng ating Panginoon ay planchado na lahat ng kanilang gagawin. Kaya nga nung hinuli ng Miyerkules ng gabi, Huwebes, pagdating ng Biyernes, siya ay pinaslang. At hindi halintana ng mga disipulo, ng mga tao sa bayan ng Israel, ng ginampanan ng ating Panginoon bilang isang kinsman redeemer. Alam niya ang kanyang papel, dahil kung walang mapaslang na isang taong malinis, isang taong naipanganak ng isang birhen, ay walang salang lahat tayo na naipanganak sa kasalanan, ay magkakaroon ng kamatayan. Ibubulig lahat tayo sa dagat-dagat na nga po, yung mga kapatid. Pero salamat, dahil in the New Testament where grace has been opened for the law and the prophets, ay itutukoy ka lang na ikaw ay makasalanan, mga kapatid. Maski yan yung anong gawin mong madubuti dito sa mundong ito, pagtulong, there is only one place where you can save, that is the Lord Jesus Christ.
siya ang nagbubo ng kanyang dugo upang bayaran ang ating mga kasalanan, mga kapatid. And from thence, sabi sa Peter na siya yung the best example para sundan ang kanyang yabag. He conquered death. Ang laman ay bilang sakripisyo, pero ang kanyang theophany form ay nakita natin na habang nasa libingan ang kanyang bangkay, at siya naman ay nangangaral dun sa Hades, condemning all the people that did not believe in times of Noah. Na nangaral si Noah tungkol sa ating Panginoon at hindi nila ito pinaniwalaan. Kinonfirm ng ating Panginoon Jesus about the He is a witness, a true witness, dahil siya ang ipinangaral ni Noah. At the same time, mga kapatid, ay noong nagkaroon ng resurrection of the dead, kasama yung mga patay kay na sa Old Testament, kita natin on the time na Sunday, bago mag fourth watch, mga alas tres ng madaling araw, ay pumunta si na Mary doon sa libingan. So from 3 to 4, at nakita nila ng libingan ay bukas, at sadyang sila ay nagtaka, kaya pumunta sila sa kanyang mga disciples at kwento kung paano ang kanilang Panginoon ay merong nagnakaw sa kanyang katawan. Yun ang kanilang paniwala. Kaya nung nagpunta ang mga disciples at nakita nila, mga kapatid, na wala na yung bangkay, pero yung mga napkin na nakabalot sa kanya ay nasa proper place. At sila'y nalungkot, at nandoon si Mary, na nadili siya, Mary Magdalene, at meron siyang nakitang angel doon sa paanan na kung saan inilibing ng ating Panginoon, at isa naman doon doon sa tapat ng kanyang ulo. Amen. At sabi, unan, anong hinahanap mo? At inakala niyang ito'y mga hardinero. Sabi niya, sabihin niyo sa akin, mga, kung saan nila dinalang aking Panginoon. So when he sees backward at nakita yung dalawang angels shining from the feet and to the head, at nung tumalikod muli, nakita niya sa kanyang harapan, woman, sino yung hinahanap? At hindi niya ito inakala na siya ang ating Panginoon Jesus, dahil from the age of 33 and a half, na punong-puno ng pagdurusa, inako niya lahat ng ating mga kasalanan, at nung nagkaroon ng resurrection, na bago ang kanyang anyo, na glorified, kaya naging bata muli na sa edad mga 18. Amen. Kaya hindi nagilala ni Mary, pero nung sinabihan ng ating Panginoon, Mary, nakilala niya ating Panginoon, sabi niya, Rabboni, or ibig sabihin, Master. Sabi natin, don't touch me, dahil hindi pa ako pumunta sa aking mga masabihin mo sa aking mga disipulo kung anong nangyari. At sa kabilang banda naman, mga kapatid, ang nangyari sa Easter resurrection on that Easter, dahil kinagwardyahan ng mga sundalo ang libingan ng ating Panginoong Jesus ng 100 soldiers. Dahil sabi ng mga pare, nung siya'y nabubuhay pa itong taong ito, sabi niya, within 3 days I will raise it up, this body. Kaya pinagwardyahan nila, at ang leader of that group is Lieutenant Ben Eason.
according to history with his 100 troops. And nangyari, kwento niya doon sa high priest, ang mga pangyayari na noong beginning on the fourth watch, sabi niya, merong isang liwanag doon sa buntun. At siya nagmumuni-muni na hindi naman bukang liwayway. O ito yung mga babaeng pupunta doon sa libingan kagaya ni na Martha may dalang hilaw. Pero habang siya nag-iisip, mga kapatid, ang liwanag nag-radiate. Hindi sabihin sumilay ang liwanag, nagawitan ng mga anghel, pero at the same time, ang lupa ay nagtalindol at nawalan sila lahat ng malay, mga kapatid. At nung nagising ng mga sundalo, it was already bukang liwayway at nakita nila ang pintuan ng pinaglibingan ng ating Panginoon ay nakabukas. Hindi na nila pumasok doon, kundi sila ay pumunta sa kanilang mga kaparian at ikwinento lahat ng mga bagay na nangyayari, mga kapatid. Samantalang si High Priest Kayapas, dahil sa kwentong yon at talagang sila ay mapapahiya, naglabas siya ng malaking pera at ibinigay sa mga sundalo at sinabi niya, sabihin niyo, ninagaw ang kanyang bangkay. Based on history, yun ang naisulat na ang mga disciples ang nagnagaw sa bangkay ng ating Panginoong Jesus, tila baga ginawang kanibal ang mga apostol at pinagpipira-piraso ang kanyang bangkay at kinakain. So that is the truth about the history. Pero itong si Kayapas, hindi maka alam mo naman ang isang taong convicted. Siya ang ginamit para ipapatay ang Messiah. Siya yung tinatawag na high priest of the land of Israel, na ang kanyang pinaglilingkuran ay si Jehovah, ang Diyos ni Moses. Subalit sa pagkataong yun, tila baga siya ay nalito at hindi nila inalintana na kung ito yung Misaya, ako pa ang naging paraan para usigin at patayin ang taong ito. Kaya ang ginawa, tinawag niya si James, Peter, and John para kung ano ang mga gawa ng taong ito. At itong si Pedro ay sadyang maghiliw siyang nagkwento tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Kunento niya na nandun sila sa gitna ng dagat at mamamatay na lang sila, pero kinausap niyang bagyo sa dagat at ito'y napayapa. Nandyan na naglalakad doon sa tubig sa hating gabi. Yung patay, binuhay sa kanyang pananalita. Hallelujah. Pero mga kapatid, lahat ng miracles and wonders is only a lesson unto us na talagang kailangan ikaw ay maniwala. Pero ang totoong purpose ng Diyos, kung anong nakita na Mary Magdalene doon sa libingan na kung saan merong angel na nagliwanag doon sa paanan ng katawan ng ating Panginoon at saka doon sa our head, isang angel of light. So signifying ang kanyang katawan ay nagsisignify ng tinatawag na church ages. From the very foot, which is the faith of the apostles, and then up to the end of the times, which is on the head. At ngayon, mga kapatid, nandito na tayo sa head. Ang pundasyon natin ay pananampalataya ng ating mga apostol, sina Pablo, sina Paul, sina Peter, Matthew, lahat ng mga nagsulat doon sa New Testament saints. At tila baga yung realization ng pangyayari ngayon, di Matthew, Mark, Luke, and John is the type of the four
four bees, yung apat na halimaw na nilalang na nandoon sa that surrounds the Ark of the Covenant. Amen. Ito yung lion, flag of the lion, anointing of the lion, panahon ni Pablo, ox anointing, which is mark, type of mark, sacrificial anointing, panahon ng pagpatay ng mga martyrs. Dumating ang panahon ng Saint Leo, which is a type of Dr. Martin Luther, anointing of the face of the man. At sa ating panahon, mga kapatid, ay nandito tayo sa Book of John, which is the anointing of an flying flying eagle. Pasensya na, mga kapatid, talagang may ubo na tila baga kapag ako'y tumulog sa mga doktor, baka sabihin pang COVID ito. Pero huwag tayong matagot. Yung COVID-19 is only terminology. But in Bible terms, these are demon spirits, demon powers. Pero sabi ng ating Panginoon dun sa Matthew chapter 16, verse 18, upon this rock, the rock of revelation, I will build my church, even the gates of hell. Lahat ng puwersa ng impyerno ay hindi makakapanahid sa iglesyang ito. Amen. We are supported by the power of the four anointings, mga kapatid. Sa panahon natin, eagles anointing. Ito na yung panahon na tayo'y nabubuhay sa mga espiritual na mga bagay. We are sitting in heavenly places in Christ Jesus. Kaya yung Acts of the Apostles ang nagbabantay, si Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. At ang church from 53 AD hanggang sa panahon natin at mag-i-stop lang yan, magsasara ang biyaya kapag nagkaroon ng rapture. Pagka na-rapture na tayo, the church ages will cease. Pero ang Laodicea ay magpapatuloy hanggang sa consummation, hanggang sa magkaroon ng battle of Armageddon. So, ibig sabihin, nandito na tayo sa panahon na overlapping of time between Great Tribulation and Rapture. Amen. Nasa year 2021 na tayo, mga kapatid. And tila baga ang pandemic ay it getting worse and worse. We are not exempted sa mga pandemic, pero sabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot. The last enemy is death. Huwag niyong katakutan ng kamatayan, mga kapatid. Amen. Ano mang gawin ng Diablo sa lamang ito, kagaya ng sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, tayo'y mag-enjoy ng buhay ni Kristo sa ating mga kalamnan. Patay na tayo sa mga bagay ng sanlibutan ito, wala na ang laman natin ay subjected dun sa mga spiritual na bagay. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, he must be born again. So, ang isang born again ay talagang born into the kingdom of God. 1 John chapter 3, verse 9. Ikaw ay may taas, malwalhati ang iyong pamumuhay from this carnal world to spiritual world. Pagdating mo sa spiritual na buhay, mga kapatid, magkikita mo kung nasaan ang kaaway ngayon. These are the powers in the airs. They go to and fro. Naghihintay sila ng bawat kainahan
ng bawat tao at sila ipapasok doon at walang magagawang tao, mga kapatid. Men and women are only innocent victims when Christ is not in your heart. Kaya nga, ang panahon natin ngayon, apply the token, the blood of Jesus Christ, signifying His life. Ang Espiritu Santo na papasok sa inyong mga puso, lilinisin ang karumihan ng inyong mga puso hanggang sa ang iyong kaisipan ay lilinisin at ang puwersa ng kaaway, that evil thoughts shall be ito'y magagapi hanggang sa may magkaroon kayo ng karunungan para mailagay sa ilalim ng inyong mga pangalat na ito at wala nang ibang iyong susundin kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen. So the Old Testament is only a shadow and the New Testament is the reality. Christ being the head and the church, the mystical body, being His body form. Kaya pagdating sa Romans chapter 8 verse 14 sa Deron, sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Ito na ang panahon, mga kapatid. Every time na kayo nakikinig, ang salitang inyong napapakinggan shall quicken your mortal bodies. It will become alive. Romans chapter 8 verse 11. Sabi ron, if that Spirit that raised up Jesus from the dead, same is in you, the same Spirit that raised up Christ from the dead, shall quicken your mortal bodies by His Spirit. Amen. Kaya ang panahon natin ay dinintuhang panahon, punong-puno ng kadiliman, pero punong-puno naman ng pag-asa at punong-puno ng liwanag. There is a hope of salvation in our day. Ang pandemic is only a stepping stone towards a perfect faith. Amen. Kapag dumating na sa panahon na talagang sikil ka na, pressurized ka na, then here comes the third pull. Kung ano si Kristo, kung anong kanyang sabihin, anong sabihin mo, pareho. Mangyayari lang yan when that great squeezing shall come. Kapag nagkaroon na tayo ng tinatawag na one world government, kumbaga sa ano, our economy is depleting hanggang sa the only church that has said that has all the money is the Roman Catholic Church. Maski isang bilyon bawat tao dito sa mundo, kaya niya i-supply. Pero ang kanyang pagay to become the president of the whole planet. At the same time, he would be the most revered religious leader. Gusto niya ay sambahin siya ng mga tao, mga kapatid. At maraming sasamba sa kanya whose name are not written in the Lamb's Book of Life. Pero yung mga taong pinili ng Diyos na nakasulat doon sa Lamb's Book of Life, according to 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17, kung basahin nyo ron, amen, even the dead in Christ shall rise first, at tayo na buhay ay agawin sa salubungin natin ang corporal body ng ating Panginoon. Here comes the rapture. Ito yung wedding supper between the Lamb and His wife. Dahil dito sa ibabaw ng lupa ay meron tayong tinatawag na intervisible or invincible
marriage, pagkikipag-isa between the bride and the lamb. The lamb is the word of God. It is the logos. Amen. The logos that was in the beginning, that came out in the mind of God, the same logos shall dwell in your hearts, shall dwell in the hearts of amongst Christians that believe Jesus Christ to become one in Him. Sa ganong para, mga kapatid, we can enjoy that life. Amen. Kahapon, I am my minister at we pray for his business at nakita ko sadyang according to him may pinahirapan siya ng kawa, hindi nakatulog at the night of Tuesday dahil masakit ang ulo, masakit ang kanyang kalamna, tila baga may sipon, and that is the signs of the COVID. Pero nung tiningnan ko, nandoon yung spirit at lumundag yung spirito, mga kapatid. Napunta sa akin, pero I love it. I don't care. Don't be frightened. Kapag inakala mong ikaw ay tila baga may takot doon sa paparating na pandemic, eh lalo kang guguluhin ng gawat. Pero sabi natin pa yun, fear not my little flock. I have overcome the world. Sa ganang sa akin, mga kapatid, hindi ko na mabilang kung supposed to be I am now in the grave, pero dahil sa biyaya ng Diyos at yung inilaan ako sa panahon ito para i-express all my experiences by the power and grace of our Lord Jesus Christ. Kaya natuto akong hindi matakot sa kamatayan. Amen. Hindi ito kapangyarihan ng sa ganang akin, kundi ang kapangyarihan ng buktong nanak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ. Amen. At lahat ng iyong kaway, imahalin mo. Even the Lord said when he was at the cross, bago siya lisanin ng kanyang espiritu, ng kanyang theophany, at siya'y mamatay sa kanang sa kanyang pagkatao, even yung mga sundalo, sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ang mga tao, hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Sila'y sumusunod lang sa mga tradisyon. At ang tradisyon, ang siyang pumapatay ng karamihan. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11. Kung gusto mong basahin at unawain, simula sa verse 1. Pagdating sa 11, because of the hardness of their hearts, God shall raise up a strong delusion that they should believe a lie. Ang kanilang sinasamba na tila baga siya ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ay hindi nila alam na si Satanas na ang kanilang sinasamba, mga kapatid. There is only one basis of worship. It is in line with the word of life. Kung ito'y nakapaloob sa salita ng Diyos, you can worship the God in spirit and in truth at mararamdaman mo ang kanyang presence. Ikaw ay aaliwin, mga kapatid. Bibigyan ka ng kapangyarihan. Bibigyan ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. At ikaw ay mabubuhay ng may kapayapaan dito sa magulong mundong ito. Amen. Gawin lang natin, makinig lang kayo at makinig ng kanyang masalita until such time na magkaroon kayo ng kapahayagan, and the Lord God shall give you more green pastures. Amen. Ako ay isang daluyan lang
bilang pastor ang aking katawagan. So there is only a portion na pwede kong may tulong sa inyo, and God shall do the rest. Purihin ang Diyos. Nawa ay nagbigay ng kaunting kaliwanagan sa ating tinalakay about the Easter Sunday, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon, pangkatotohanan. Siya ay buhay na buhay. He's living in the hearts of His selected few. Amen. Dapihin man tayo ng lamang ito, ng pandemic na ito, huwag tayong matakot. Asahan natin, merong Diyos na buhay. He's our greatest doctor. He can save us in terms of need. He can help. So, tayo pong lahat ay humuko at manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtitiwala muli na hindi mo kami pababayaan. Ang aking mga kapatid na nasa online, ingatan mo sila, Panginoon. At sa lahat ng mga kapangyarihan ng katiliman, may dapat nawa ang iyong buhay sa kanilang mga puso upang meron kaming panlaban sa panahon ng kadiliman ito, Panginoon. At pinasasalamatan ka namin. Ikaw ang siyang nangako, I will not leave you nor forsake you until the end of time. Lord, salamat po Diyos. By your grace, we live through life. I pray sa lahat ng ating mga tagapaginig, basbasan mo sila, pagpalain sa lahat ng mga hindi paligtas at naipanganak na muli, magbigay kaya nawa ng puwang sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. I pray, O God, in the mighty name and power of the Lord Jesus Christ. Amen.